Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. A day before she died, ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari. Araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Ngayon pa lamang, bago ako magsalita, hingi ako ng pasensya sa'yo. I'm sorry. Pero, pinapatawa mo ako. At the same time, ako po'y nagagalit. Dahil sinabi nyo, kayo po ay nagpadala ng fact-finding committee para mag-investigate kung tama ba yung nangyayaring monitoring sa ating mga OFWs. Right? Kayo po ay reactive, not proactive. Dapat on the first day na you assumed office, nag-imbestiga na kayo, or even before you assumed office. You should have done this before it happened. Ang nangyari, kapag minamatay o minabuso, saka pa lang kayo mag-imbestiga. Damn. Diba? Nasa desisyon nyo pa rin dyan sa DMW kung ano na rapat na gawin para mabigyan solusyon o matigil na itong problema ng pang-abuso sa mga OFWs. I can only recommend. It's unfortunate na hindi kami magkatugma ng boss mo, Secretary Tutsople. I was expecting na yung puso niya ay para sa mga OFWs because I thought mahaba yung kanyang karanasan sa pagtutulong sa mga OFWs. Masama ang loob ko kay Secretary Tutsople because when I declared nung nandoon, first day, first night, nandoon yung family niya, hinihintay namin yung ataol. And I said, I want a deployment ban. Kinonta niya ako para matulungan ang mga recruitment agency. Mas pinapabura niya. I'm sure bago nangyari itong pananakit kay Julie B., meron na siyang mga ginawang pagkukommunicate sa inyo, sa FRA. Bakit wala po kayong ginawang aksyon yung inyo pong kumpanya? Mr. Chair, allow me to reveal po yung total story dito, yung complete and the truth. No, sir. Nung mga nakaraan, I'm sorry, I thought... Yes, po. I thought nung una, ikaw talaga ay representative ng mga OFWs. Yung pala, ngayon ko lang nalaman, representative ka ng isang recruitment agency. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy lang. Magpaligoy-ligoy na. Yes, sir. Direct to the point. Sir, pakisagot lang. Yes. I'm not gonna give you meron, the meron, meron para po magpasikat dito at parang lalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you are not. Bayani ka sa recruitment agency na represent mo. Yes, Your Honor. Yung mga communication po, meron naman po yung sa monitoring. We have actually one conversation at pag minomonitor namin, may reply po si Ranaran. At ang sabi niya naman, yung kanyang employer, wala naman po siyang traces na sinaktan siya or merong hostile working environment. And as a matter of fact, tinicheck din po namin yung mga TikTok, yung mga Facebook kasi tinitingnan namin kung any post po ba na nangihingi po siya. No, sir. Tulong. I'm sorry to interrupt. No, sir. Yes, Your Honor. No, sir. Ang isang victim, okay, even before she becomes a victim, meron ang pahiwatig yung predator. Okay? Meron dyan una, pahipo-hipo lang. Doon pa lang yung OFWs natin, I'm sure she would have contacted you already. Kung marunong lang kayo magtanong o baka nagsisinungaling ka. Kasi kung tinanong mo, kumusta ka dyan? Ano ang treatment sa iyo ng mga amo mo? Anong kalagayan mo dyan? I'm sure Julie B. would have said to you na, oo nga, itong anak ng amo, salbahe to, si amo mabait, pero itong anak ng amo, salbahe. Bakit? O sige, usap tayo. Di ba? Yes, Your Honor. Yung official report talaga sa amin, there is a relationship po talaga. That was reported. Relationship? Meron po silang relasyon. Kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. What proof do you have it was para sabihin na there's a relationship? Kasi
Bakit ito nagsasalita ka, patayin yung tao eh. She can no longer defend herself. Yes, Mr. Chair. So, give me proof na meron siyang relationship dito sa Mr. Chair, ng the information that we get, ito yung aming foreign agency, maagap pong nag-report doon sa ating Philippine Overseas Labor Office. So anong ginawa nyo na malaman nyo na meron, halimbawa na lang? Okay. Granting na talagang totoo ang pinagsasabi mo at hindi ka nagsinungaling. Yes, Your Honor. Bakit wala kayong ginawang hakbang na alam niyo naman bawal ang isang OFW makipag-relationship sa kanyang amo? You should have done something. Nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, ang point... You mean after the fact? Yes, Your Honor. Kasi sa amin po, pagkahalim... Then that's BS. After the fact, yung nalaman na may relationship, sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong... Sa embassy po, after na namatay po siya. Kasi, siyempre, tinanong no, ko yung... No, kaya nga eh. Mr. Chairman. Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya. Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa position paper namin. Yung pong investigation na sinabit po officially sa... Mr. Polo. Chair, just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, you cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Chair. Can I ask you to tone down your voice? Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Miss Rachel, andali lang. Ikaw ba'y dami? Hindi po. Talagang presidente ka? Yes po. At hindi sa pagmamata sa'yo, ha? Gusto ko lang makasiguro, meron kang resources na para mag-put up ng isang agency. Yes po. Oh, ano po ang dati yung trabaho? Actually, my husband po is meron po silang Petron. Petron? Yes po. Okay, sige. Now, let's go back to Attorney Castillon. Sinabi mo kanina, Attorney Castillon, na nag-submit ng report ang agency sa embassy about doon sa yung ating OFW, si Julie B, ay may relationship doon sa amo niya. Was this after the fact or before? Sir, pakisagot lang. Before or after? Nung patay na? Yes, Your Honor. So paano nila sabi patay na eh? So saan nila kinuha yung patay na ngayon tao? So I will tell you this. Na i-report niya sa embassy nung agency, doon buhay pa. Kasi kung patay na, saan nila kinuha yung information na yan? Sino nagsabi? The date of the report, Mr. Chair, is January 23. Sir, pagpatay na yung tao, pwede nang gumawa ng istorya. Nag-report yung FRA na may relationship. Now, this is my question to you. May relationship si Julie B. at saka yung amo na the son po, the son of the employer. Yes, yeah, the son. So, sino nagsabi doon sa agency? It was a result. It was a result of the investigation, Your Honor, together with the autopsy na buntis na po siya nung 5 months and even the cell phone. Lahat po yan naman ay sinamit po sa Kuwait Embassy kasi maski po sa interview din po ng mismong suspect about tinanong siya kung bakit po ba ito ginawa, ano po ang motibo niya. There was already an official report po na sinamit at may tatak po. I submitted po the position paper. Nakalagay po rito yung official report because the information that we report to the PPOA or DMW, Mr. Chair, is dependent only upon the investigation okay, that has been conducted. Ano po yung naging resulta ng autopsy ng NBI? Meron ba tayo, Mr. Ignacio? Is it true na pregnant? From Julie P? Mr. Chair, from the autopsy that we got from Kuwait, ang resulta lamang po ay wala yung matres nung ating biktima. But then, as we have expressed na sana po ito ay hindi na masyadong palakihin kasi as I've intimated to attorney, because it's immaterial anymore. Kaya po kami nga, kung mapapansin nyo, we never mentioned this. We shielded the whole family from any scandalous questions that may smear the personality of Julie B. We deem that it's unnecessary. Mr. Chairman, if I may, just a very quick intervention. Kay attorney, no? You made mention all these things that you're talking about and we're kind of surprised, you know? Kasi you cannot just make statements like that without
any proof. Tama si Mr. Chairman. Overwhelming proof. But granting without admitting that you are correct, is there an abuse? May abuse na eh. Anong ginawa nyo? 17 years old and 35 years old. Wala kayong pagdududa? All of a sudden, hindi, okay na. I'll take what it is. Kung ano yung sabihin ng FRA, you take it what it is. By the way, yung FRA, ikaw, alam ko, suspended ka na. Pero yung FRA, biniimbestigahan pa. Ang last na binanggit sa atin is January 27. We wanted to find out kung meron ding update dito. So, ano yung ginawa nyo? May abuse eh, na nangyayari. Hindi nyo ba naisip? 17 years old, 35 years old. Upon knowledge po, upon knowledge, kasi nalaman ko po ito sa GC. Actually, nauna po ako talaga nakakuha ng report kasi may GC po kami ng mga advocates. Now, nung nilapag po yung news na yan, immediately nalaman ko na namatay. Now, right then and there... Sir, namatay na eh. Yes po, right then and there. Ang pinag-uusapan natin nung hindi pa patay. Mr. Kaya nga iiwasan natin eh. Mr. Chair, and don't lecture me about the law. Normal po sa isang, minsan hindi nga po sinahuran or binugbog. Nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog siya. Sandali lang. Tulong. Yes po, Mr. Chair. Okay, binanggit mo rin lang yung pagpo-post. Ano yung mga pinost niya sa Facebook? Wala ba siya mga insinuation doon na she's being abused already? Mr. Chair, like for example, ang nakalagay po doon sa Facebook, ito, this might be very sensitive, Mr. Chair. Teka lang. Alam mo, a day before eh, January 20, 2023, yes po, Mr. Chair. Iranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo, na may dami mong extra binabanggit, even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Mr. Chair, yung pong incidente na yan, na-report, yes, na-report pero siya sa... Pero sinasabi mo kanina, okay. Na-report po sa parents. Naloloko mo kami. Mr. Chair. Sinasabi mo kanina, okay eh, di ba? Parang walang problema eh. Everyday, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung ibig ko pong sabihin, nung nireport po yung insidente na yan sa parents nang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair... Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po na... Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi, mangyayari araw-araw, ganito mangyayari. Taon-taon, ganito nangyayari. Sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Kasi, okay. Mr. Chair... Dali lang, makasingit. Okay. Apo, Mr. Chair. So, sabi mo, tinong kita, kasi sa TikTok niya, okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inaaboso na? At meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Apo. At ano yun? Dalawa po yung natatandaan ko doon, yung sa aking mga tumatak lang po. Yung una po is kung masama raw po yung pumatol sa bata, I'm sorry. So yung pong isa. Tapos meron din okay. Po akong nakita doon kagaya ng madami pa po, Mr. Chess. Pero so therefore, alam nyo na pala na may nangyayaring hindi tama. Then you should have called her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo, Julie B? Mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. You should have talked to the employer. But you didn't do anything. Mr. Chair, yung pagtingin po doon, nakalkal lamang po yung Facebook at saka yung TikTok. Nung pumutok na po yung balita. Then, hindi nga kayo nagmamonitoring kasi kung nagmamonitor kayo din, nakita nyo sana yung post niya sa TikTok. Ang part po ng that should be part of your monitoring system na chinecheck nyo yung mga post niya sa social media. Wala naman masama kasi public naman, hindi naman private yun. So dapat merong nagmamonitor sa inyo because that's the only way
na para malaman nyo yung kalagayan ng OFWs natin because doon sa social media, sinasabi niya ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Yes. So if you only do the proper monitoring kasama yung pagmamonitor ng mga posts sa social media na nakita nyo na sana yon, then you should have talked to her. Yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair, dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA kasi both agencies no, sir. Huwag ka mag-punsyo, Pilato. Huwag ka mag-pwesto ang kamay. Very simple lang sa akin. Yes, po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga post niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama na loob, kung ano paman, etc., etc. Then dapat, meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yon. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin, so I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yun. Ang sa amin po, Mr. Chair, yung sinasabi ko talaga, yung pag-trigger ng pag-check namin doon sa TikTok, normally Facebook lang po sana. Kasi nauna po kami, hindi namin nakita yung TikTok, Facebook, maaaring sinicheck namin. Pero normally sa Facebook, mag-check po ninyo, wala po doong any trace po na nangihingi po siya ng tulong o di kaya nabugbog po ba siya or yung ano. Kasi yung... Kayo, gaano ba ka, kadalas kayo pa'y gumagawa ng monitoring sa inyo? Hindi lang kay Jollibee, kundi sa lahat ng mga... workers ninyo. Yes, Mr. Chair, thank you very much para ma-explain ko po yung... Hindi, sir, diretsyon lang. Sabi mo, once a week, twice a month. Weekly po, Mr. Chair, Every week. Yes po, dapat weekly. Twice. Anong dapat? Weekly po. Sinasabi ko, dapat weekly talaga sila. Ms. Michelle, weekly? Actually, Mr. Senator, daily po, meron pong nag-iin ano sa amin sa OMS, nag-a-update. And then... Okay, daily. Yes. Ilan ang gumagawa ng monitoring na nagre-record? Normally po, sa welfare is isa lang. But if isa lang? Okay, yes, isa lang. Isa lang. Ilan ang workers niyo sa Kuwait na na-deployed? 150 as of this month. 150? Po. Yes, so yung 150, isa lang ang nag-check, nagmo-monitor? Let me finish po, Senator. Actually po, isa ang sa normally sa ano, sa... Pero, if there are slack time naman po, I allow my, some of my... I delegate the task kung sino yung hindi ano na, mag-monitor din siya. So, I'm delegating the task as well to others na ano na hindi busy po, Your Honor. Ala ko nga. Noong January 23, during a consultative meeting, Attorney Castillon, nakalagay dito, ikaw ay representative ng OFW, ako OFW. Yes, Mr. Chair. Bakit ako OFW? Dapat nilagay mo, ako representative ng recruitment agency. Mr. Chair, marami po you kasi ako. You misrepresented yourself. Yes, Mr. Chair, marami po kasi akong sinasalihan talaga ng organization. Ako rin po ay legal advisors ng mga OFW advocates. Pinagsasama ko po yan, yung pagiging... No, you misrepresented yourself kasi kaya nga binigyan kita na maraming pagkakataon magsalita. Nung last hearing, pinabayaan lang kita thinking na ikaw ay pro-OFW. Ikaw ay pro-recruitment agency. You cannot have two masters. You never should do that. So ang ginagawa mo, namamangka ka sa dalawang ilog. Either recruitment agency ka representative or ikaw ay representative ng OFW. The last time you were here, you misrepresented yourself by addressing yourself as ako OFW. Magaling ka magpa-dismiss ng mga kaso na ipinifile laban sa iyong kliyente. And so why represent yourself as ako OFW? Mr. Chair, like I mentioned... So pinapa-dismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinali mga OFW sa mga recruitment agency. So, therefore, hindi ka representative ng OFWs. Representative ka ng mga loko-lokong recruitment agency tulad nitong nirepresent ni Ms. Rachel Durugas. Rukas. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. Sana nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency. Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita, siguro. Isang oras ka ata ng salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Bilib na bilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. Na natin siraan yung patay na. And in that yung regard, I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I'm sorry, Mr. Chair. Kasi yung record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Now, dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya sabi hindi.
Pareho naman galing niya sa Kuwaiti government. Magkaiba so po, Mr. Chair. Dapat ka nagdoktor-doktor ka. Dapat hindi ka attorney. Dapat doktor ka. Quack doktor. Hindi po, mga Mr. Chair. Bali, dokumento. Ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is merely dependent upon... No, sir. Kasasabi mo lang na diyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. This is ayan, no, galing sa Kuwaiti government. Official. This is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? It's from the Kuwaiti government, the first autopsy that we acquired. Yes. Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair. Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo malang chine-check to make sure, check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? Sino nagbigay sa iyo niya? Ito po yung paunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency? So not the Kuwaiti government? Kuwaiti government. Ito, Kuwaiti government eh. Yung pala sa foreign agency. So pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Man, I think he is about to issue an apology. Okay. Yes, I apologize and I do not object for the deletion. Thank you, Mr. Chair. I apologize. You have no right to object. I'm sorry. I apologize. Lecture us. Apologize to the committee and to the family of the deceased. I apologize to the committee, Mr. Chair, and to the family of the deceased. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. Tapos na tayo doon.